Magandang araw sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating subject, PF101, Object-Oriented Programming with C#. Ito pong muli si Sir Nevan, ang inyong instructor sa course na ito. Okay, dito sa previous example natin, gumawa tayo ng mga methods, ano, yung set and get na method para sa mga private field natin. So ngayon naman, subukan naman natin yung properties. Diba? So yung properties, yung explanation or yung definition na nasa ano natin, learning packet 2. So dito gagawa na tayo ng ano, example. So siguro remove ko na lang muna ang mga ito dahil hindi naman natin gagamitin ito. Ano pa? Siguro remove ko na ito. I-remove ko na ba ito? Sige, comment out na lang muna ito kasi baka mayroon tayong i-copy paste mamaya para hindi makatagal sa ano natin. So ngayon, dito pa rin ako sa ating private field. I mean class employee. So paano ba, ano ba yung syntax ng properties? Eventually ganito lang, declare natin ng public. Public kasi siya naman ang i-expose natin dito sa external, ano. So public para sa job title, string, job title. So ngayon magsisimula naman tayo sa uppercase, ano. Job title, then open ng curly braces, then get, open ng curly braces, then return natin yung, i-re-return natin dito yung itong job title. Okay, itong job title, yan lang. Yan lang ang syntax dito ng get. Then sa set naman, lalagyan natin ng value kung ano ito, kung ano itong job title. So job title equals value. Yan, may keyword na value. Pero itong value eventually kung ano yung isisit natin dito sa job title. So kasi i-access natin siya dito gamit yung object natin. So itong anong ilalagay natin dito, ito na yon, yun ang ipapasa natin dito para sa field natin ng job title. So so on and so forth. So gagawan ko na lang yung iba. First name, so public, string pa rin, first name, get, okay, return first name, then sa set, ano ba yung natin, first name plus value. So mag copy paste na lang ako, ano, para mas mabilis. Dito job title, dito first name, dito naman para sa middle name, para sa last name, ano pa yung iba, sa sex at saka age, sa sex at saka sa age. Okay, so okay, try ko dito sa middle name. Siyempre, middle name din dito. Last name. Sorry. Okay, yan. Last name, then last name. Dito naman yung sa sex, okay? So kulang po yung ginawa ko. So magka-copy paste pa ako ng isa pa o dalawa pa. Isa para sa age, yung isa para sa salary. Pero yung age natin is in. Age. So ito naman sa salary. Pero yung salary natin, oops, age to. Yung salary natin, since read only siya, ganun pa rin yung ano natin kasi nga hindi natin ipapagalaw to. Okay, mayroong bakong error, mayroong error, nag-duplicate na. So tanggalin ko na lang ito isa, sorry. So dito sa ano natin kasi ganun pa rin eh, parang constant na to, hindi na natin ipapagalaw, ano. Kaya
hindi na natin i-access yan. So tatanggalin ko na lang itong set value ng salary. So ngayon, so hindi natin ma-modify yun. So parang read only pa rin siya. So dito, ganito na lang gagawin natin. Pwede natin i-access kasi ito mismo si property. Hindi naman ito yung ma-expose eh. Hindi naman itong si field. Yung mga property naman yung i-expose natin. So mangyayari dyan, ganito na lang gagawin natin na employee na class. Siyempre gagawa tayo ng object equals new employee constructor. Then employee, pwede na tayo mag-access dito ng job title. Pero itong job title na access natin, yung property na ito. Kasi nga, di ba itong uppercase, yung mga letter, tingnan natin. So, job title. Ayan. So, yung job title, ito na yon, di ba? So, eventually, hindi yung field yung naano natin, na access natin dito. Instead, si property. So, kumpletuhin ko muna. Okay. Duplicate ko na lang. I-edit ko na lang. So, para kay Juan. Para kay sa middle name. Para sa last name. Para sa sex at para sa age. Okay, pero dito ating gawin ng first name, middle name, last name, sex at saka age pala to, no? Age. Hindi pa yan, hindi yan ang salary. So, age ito. So, okay. So, ngayon, pwede na natin tawagin din ito. Yung console.writeline. Dito. Copy ko na lang para hindi magtagal. So, instead na get job title na. So, employee that job title na rin yung lalagay natin dito. Hindi na yung mga get method. Diba? Hindi na yung ano na to, yung properties na to. So first name, then dito middle name, dito last name. Okay, nasa tamang ano tayo, track. Okay, sex, age, age. And then dito naman yung salary. So ganun din. So dito mas simple, ano, mas simplify, mas madali. Okay, so dito yung in-expose natin dito yung in-access natin yung properties. Ito lang mga public na properties. Okay, so kung i-run natin, yan pa rin ang lalabas. Yung the same na result na nakukuha natin. Okay? So, ganun gamitin yung properties. Okay, yung susunod na example, gagawin na lang natin sa susunod na video. So, stay tuned. Huwag kalimutan mag-like sa videos at subscribe na rin sa ating channel. Bye-bye!